Mahigit sa 77 bilyong piso ang inirealign ng Kamara para matustusan ang ilang proyektong pangkalusugan at edukasyon. 50 bilyong piso nito ang tinapya sa pondo ng Transportation Department para sa Metro Manila Subway Project at North-South Railway Commuter Project. Higit 20 bilyon ang mapupunta sa mga programa ng Health Department, kabilang allowance ng healthcare workers at dagdag na pondo para sa ilang ospital gaya ng Philippine Heart Center. Naglaan din ng 500 milyong piso ang Kamara para sa UPPGH. Samantala, idinagdag ang 10 bilyong piso sa DepEd para sa pagpapagawa ng classroom at special education program na nagkakahalaga ng 581 million pesos. Malaki naman ang posibilidad na maibalik ang libreng sakay ng DOTR matapos itong pondohan ng Kamara na higit sa 5 bilyong piso kasama ng fuel subsidy at bike lane construction. IK House Appropriations Committee Chairperson Elizal Deco, hindi naging madali ang desisyong ito, ngunit hindi rin aniya makatwira na matulog ang pondo habang napakaraming pangailangan ng milyong-milyong pamilyang Pilipino.